Nakilala ko ang anak ni Architect noong minsan na imbitahan niya ako sa kanyang bahay. To be honest, hindi sa panlalait, hindi siya maganda. Pero pagdating sa pangangatawan, panalo. At kahit maraming tagiyawat at pwede ng pagpretuhan ng tuyo ang pagmumukha niyang oily dahil sa pintog niyang puwet malar at mala Coca-Cola niyang figura ay hindi mo na yun iintindihin. Gumawa ako ng paraan at natao naman ako ay nagtagumpay. Walang kaalam-alam ang ubod ng higpit at sungit na si Architect na ang unika iha niyang pinaka-iingatan ay walang patumangga kung aking... Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Simula ng matigsoy si Papa sa aming apat na magkakapatid bilang panganay, ay ako na ang nagpaluwag. At para makatulong kay Mama ng pagpaaral sa aking mga kapatid, tinuluyan ko nang pasukin ang trabaho na noong nabubuhay pa si Papa ay aking sinasideline kapag araw ng Sabado at Linggo o di kaya naman ay pag araw ng walang pasok bilang labor kay Papa. Mabuti na lang at ako yung tipo ng tao na malikot, makulit o mas namang sabihin na hindi kontento sa pagiging labor. Nagsimula ako bilang pintor kuno o mas tamang sabihin na noong nagsisimula ako ng trabaho bilang construction worker ay meron akong skill na kung ano ang kanilang kailangan ay iyon ang skill ko. Kahit ang totoo ay konti o idea lamang ang meron ako. Dahil hindi naman ako pintor noong makatapos ako ng una kong proyekto. May alam, oo, pero hindi talaga ako pintor. At ang unang-una kong project ay ang simbahan kung saan madalas akong magsimba. Itago mo na lang ako sa pangalang Noel. Simple pero rock. Maaasahan kung kinakailangan basta mayroong bayad. Matapos ang aking unang proyekto, medyo nagsunod-sunod iyon. Dahil medyo naging maganda ang output ng aking pagrurunong-runungan. At ang ilan sa miyembro ng aming simbahan ay sa akin nagpa-repaint ng bahay. Nagkaroon ako ng kagrupo. Apat kami na mayroong kanya-kanyang specialty. Kahit ang totoo, sa aming apat ay ako yung walang specialty. Tamang nood lang sa YouTube. Hanggang sa ayon, dahil na rin sa halos hindi kami nawawala ng gawa. At sa taon ng pagiging isang grupo namin ay natuto ako. Okay sa akin ang pintor, still man, wag lang mason. Marunong ako pero hindi ko sa trip. At noong ma-develop ko ang aking konting kaalaman sa pag-welding, ay iyon ang kinarer ko. Bagamat kailangan ng pinagsamang talino at talento, ay hindi naman madumi. Kasama na doon ang konting kaalaman sa kuryente. Hanggang sa mula sa simula ng isang project, hanggang sa matapos ay meron akong papel. At masasabi kong kung sakaling kami ay magkahiwa-hiwalay, ay hindi na ako matatakot na baka ako ay mahirapan. Medyo mahuhusay rin kasi ang aking mga nakasama at humuhugot na lang kami sakaling malakihan ang trabaho. At kung paano ko naman nakilala si Architect ay noong merong gawin ng grupo namin na medyo malaki rin trabaho. Contractor doon si Architect na itago na lang natin sa pangalang Architect Ponciano. Meron siyang isang malaking grupo at dahil hindi niya saklaw ang trabaho ng grupo namin, nagkaroon ako ng oras na makilala si Architect Ano at nakuha ko ang loob niya. Noong sa grupo naming apat, ay ako na lang ang merong tinatapos sa site. Medyo mayabang at talagang takot sa kanya ang mga tauhan niya. At kita ko kung gaano sila ka-alerto. Yung tipong kahit tunog lang ng sasakyan, kahit hindi naman kay Architect, eh para silang may mga sili sa wet po. Hindi ko alam kung bakit nakuha ko ang loob ni Architect Fons sa loob lamang ng ilang araw na pakikipagkwentuhan. At marahil,
Ang isa doon, dahil hindi niya ako tauhan. Kaya malakas ang loob ko na makipagbiruan sa kanya. O siguro, dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pansin ko kasi, na pag andun siya sa site, halos walang nakikipag-usap sa kanya. Lalo na sa kanyang mga tauhan. At kita ko sa mga pananalita niya, habang kami ay nag-uusap, kahit hindi niya sabihin, ay sabik siya na merong makakwentuhan, lalo na sa kalokohan. At kung magkaroon man kami ng seryosong pag-uusap, ay tungkol lamang din sa hanap buhay na pareho namin kinasasangkutan. Naikwento ko sa kanya kung paano ako nagsimula sa skills meron ako. At natatawa siyang pati raw ba naman simbahan ay aking napagdiskitahan. Yun ay dahil doon nga naman ako nagsimula. Kwento lang, ay nalaman ni architect ang aking mga kayang gawin. At sabi nga niya, maigi raw at nakakatapos ako ng trabaho kahit nag-iisa. Hindi ko lang alam kung ano ang eksaktong araw. Pero sigurado akong birthday iyon ni architect. Pauwi na ako noon nang biglang pumasok ang sasakyan ni architect sa site. Nag-abot siya ng pera sa kanyang foreman. Hindi raw siya naghanda kaya bahala na sila kung ano ang trip nilang gawin. At natanong ako ni architect kung ako ay pauwi na. At sabi ko, oo, tapos na ako. Kita-kits na lang sa mata, ang sabi ko. Doon ay natanong ako ni architect kung sumasyat daw ba ako. Sabi ko naman, pag meron. At doon ay inimbitahan niya ako sa kanila. Sagot ko naman, baka maraming tao doon, wala akong kilala. At sagot ni architect, wala, pamilya ko lang. Mag one-on-one tayo. Dahil hindi naman raw siya naghanda. Ano raw ba ang iniinom ko? Tanong ni architect. Noong papunta kami sa kanila, sabi ko, hindi naman ako manginginom. Kaya kung ano ang nasa kanila, iyon na lang. Doon ko nalaman ang tunay na dahilan kung bakit niyaya ako ni architect sa kanila. Maliban pala sa kanyang birthday, ay meron siyang gustong ipagawa sa kanyang bahay. Sabi ko, ang dami mong tao ah, bakit hindi mo sa kanila ipagawa? Sagot niya sa akin, gusto lang daw niyang ibang tao ang gagawa. Yung pag nabigyan ng instruction, ay hindi na kailangan pang bantayan. Noong dumating kami sa bahay ni architect, bato yung bahay pero lumang-luma na. Faded na rin ang pintura, lalo na sa labas ng bahay. Walang second floor ang bahay pero malawak siya. At sa maniwala kayo o sa hindi, iyon ang unang araw na nakarating ako sa bahay ni architect pero lahat ng parte sa loob ng bahay nila nakita ko. Kahit ang mismong kwarto na nag-iisa niyang anak na babae. At sa isip ko, kung magpapagawa sa akin si architect at ako lang mag-isa, aabutin ako ng ilang buwan dahil sa lawak ng bahay. Bukod doon, yung gutter nila kailangan ng repair at tubong na kailangan naman ng repaint. Malaki at seryosong gawaan pag nagkataon. Dinala ako ni architect sa ayon sa kanya, paborito niyang tambayan. Sa likod ng bahay kung nasaan ang isang kubo na yari sa kawayan. Na ang makikita ay isang napakalawak na palayan. Sariwang hangin, maganda sa pakiramdam. Maya-maya pa ay dumating na ang anak ni architect mula sa school. Isang college student sa kursong tulad ni architect, architecture. Hindi siya maganda sa totoo lang, pero maputi siya. Halatang sunod ang layaw. Sabihin na lang natin na hindi maganda pero kahit naka-school uniform ay halata ang magandang hubog ng pangangatawan at mabilog na puwet maler. Yung sulyap ko ay naging simple lang, respeto kay architect. Pero sa isip ko, ayos to. Simple man akong manggagawa at hindi tulad nila na may kaya sa buhay pero dahil sa itsura meron ako. Hindi imposible na masungkit ko ang produkto ng isang architect at yumaong school principal. Katulong namin na nag-ihaw ang anak ni architect na itago na lang natin sa pangalang Julie May. Habang napapalitan ng dilim ang liwanag, sinabi ko kay architect, gabi na architect, di kung tayo'y malasing, dyan ka na matulog, may ekstrang kwarto dyan. Akong bahala sa'yo, wika ni architect. At ayon,
Sinabayan ko na lang si architect. Huwag lang siyang maglalabas ng 45 pag nalasing. Sabi kasi ng kanyang mga tauhan, pag nalalasing daw si architect, nagpapaputok daw iyon ng baril. Nagaya nga ng kanilang kwento, bago namin naubos ang aming iniinom, ay ipinakita niya sa akin ang kanyang service firearm. Habang sinasabi na parabang ipinaalam niya sa akin na special ang anak niya at lahat ng magkaka-interest kay Jolie May ay dadaan muna sa kanya. Nakakasyukot naman. Pero ang hindi niya alam, doon ako lalong na-challenge. Hinatid ako ni architect kinabukasan sa bahay at habang nasa biyahe kami, ay nasabi niya sa akin na gusto niyang ipaayos ang bahay bago dumating ang kaarawan ng pagkategi ng misis niya. Kinuha niya ang contact number ko at sasabihin na lang raw niya ako. At asahan ko na ako ang pagkakatiwalaan niyang gagawa ng bahay nila. Buwan din ang lumipas bago kumontak sa akin si architect at ayun nga, repair at i-repaint ko ang bahay niya. Sa abot ang aking makakaya bago dumating ang nasabing kaarawan kung kailan nategi ang misis niya. At dahil may kalayuan sa bahay ang bahay ni architect, magstay in lang raw muna ako habang tinatrabaho ko ang bahay niya. Sa isip ko, ayos yun. Dahil malaki ang tsansa na mapalapit sa akin ang anak ni architect. Naisip ko kasi na walang mag-aasikaso sa akin sakaling nasa site sa architect. Sa isip ko, wala nang ibang gagawa nun kundi si May. Kaya lang, noong magsimula ako ng aking trabaho, maigpit si architect. At kung magpunta man siya ng site para bisitahin ang kanyang mga project, ay lagi akong kasama. Pero meron nga tayong kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ang unang paraan na halos wala sa plano, na nalaman kong meron akong pag-asa sakaling diskartehan ko si May ay noong magtama ang aming mga mata at akin siyang kindatan. Doon ay nakita ko kung paano siya napangiti ng lihim na may halong pamumula. At sa isip ko, bingo! Ang kailangan na lang ay kung paano ako magkakaroon ng komunikasyon sa kanya. At doon na pumasok ang Facebook. Meron akong nakitang 5 na kapangalan at kaapelyido ni May. At para makasigurado, lahat yon minessage ko. Pero hindi ko in-add friend dahil malamang friend sila ni architect. Ang isa doon, matapos ang ilang oras na maisend ko ang message, ay nag-reply ng, "Ikaw ha, may pagkindat ka pa. Pag ikaw nahuli ni Papa, uwi ka." Sagot ko naman, "Malalaman lang naman ni architect yon pag sinabi mo." For short, mula noon ay nagkaroon kami ng komunikasyon nang hindi nalalaman ni architect. Love life ang madalas mapag-usapan namin ni May. At doon ko rin lang nalaman na sa edad niyang 19 years old ay never pa siya nagkaroon ng boyfriend. Doon ko rin nalaman na grabe ang takot niya kay architect at sabi ko, magulang niya yun, normal ang matakot. Pero kako sa edad niya, bakit hindi niya subukan ang gumawa ng desisyon na hindi nalalaman ng papa niya? Dagdag ko pa. Masarap yun sa pakiramdam at mararamdaman niya ang pagiging malaya. Pag may mga bagay siyang nagagawa nang walang pumipigil dahil walang nakakaalam. Isang gabi ay niyaya ko siyang lumabas ng bahay para magkakwentuhan naman kami ng personal at magkaharap. Pero ayaw niya. Baka raw kasi magising ang papa niya. Habang nandoon ako sa bahay ni architect, iniisip ko kung paano ko masosolo si May, lalo pa at pumayag siya na aking ligawan, kahit sa cellphone lamang. Bago ako mag-isang buwan sa bahay ni architect, naging kami na ni May nang hindi niya nalalaman. At ang araw kung kailan tila pakiramdam ni architect ay pwede na niya akong iwan sa bahay para mapabilis ang trabaho, ay ang araw kung kailan nakumbinsi ko na rin si May na lumabas ng kwarto paggabi, pagtulog si architect. Maingat kaming lumalabas at pumapasok ng bahay, nadaig pa ang magnanakaw. Noong una ay halos minuto lang at talagang walang kakwenta-kwenta
hanggang sanang tumagal at walang nagiging buliliyaso ay ang mga gabi kung saan natutulog kaming kapwa lagkitan dahil sa ilang oras na magkasama. Doon sana sa kubo, pero yung likod kasi ng bahay kung asan ang kubo ay ang mismong kwarto kung saan natutulog si architect, kaya hindi pwede. Nasabi ko kay architect na makakaabala sa akin kung lagi akong sasama sa kanya sa site, tapos hindi naman ako kailangan doon. At siguro na pag-isip-isip niya na kaya nga ako ang kanyang kinuha para pagkatiwalaan. Dahil sa magandang improvement ng kanyang patrabaho sa akin, ang araw na matagal na naming hinihintay ni May ay dumating. At ang unang araw kung kailan ako iniwan ng architect sa bahay nila ay ang unang araw kung kailan naranasan ni May kung paano humalo ang isang skilled worker. Hinabilin sa akin ni architect ang lahat dahil aalis siya at wala si May para mag-asikaso sa akin. Sabi ko naman, sa tagal ko na sa bahay nila ay hindi ko na kailangan ang mag-aasikaso. At pag-alis na pag-alis ni architect, minessage ko agad si May na umalis si architect at naiwan akong mag-isa sa bahay. Walang reply si May, pero nasin niya. At makalipas ng ilang oras, naseryoso akong ipinupunas ang brush na napapalibutan ng pintura, ay biglang dumating si May. At sa pagpasok niya ng pintuan, daig pa namin ang nyulumed na parang tarantang mga daga dahil wala ang pusa. Para bang mag-asawa na hindi nagpangita ng matagal na panahon at nang magpangita ay nataong walang ibang tao sa bahay. Para makasigurado ay mas pinili pa rin namin kung saan ako nagkukwarto. At doon ay tinapos namin ang matagal na rin naming nasimulan. Yun nga lang, hindi yun naging tulad ng dati na parang wisik-wisik lang. Dahil mas exciting iyon. Nasabi ko nang maputi ang unikaiha ni architect. At dahil daytime iyon, maliban sa kanyang pimple sa muka, wala akong masabi. Halos maghapon na wala si architect. At doon ko na rin napatunayan na kahit hindi na maginhawa sa pakiramdam, walang problema, basta maulit lang. Buti na lang talaga at kami lang ang nandoon sa bahay. Meron pa rin naman akong ginawa dahil sinadya kong magpaabot kay architect na pagdating niya ay gumagawa pa rin ako. Which is natural kong ginagawa kahit andun siya at nagmamasida. Pareho naming first timer at aminadong hindi ko patukoy ang tamang daanan. At dahil doon ay talagang siya ay napahiyaw ng hindi ko inaasahan. Pagamat ganon, masaya naman ang anak ni architect at mahal niya ang una at taong kanyang pinagkatiwalaan. Nagtagal ang relasyon namin ni May. Kung noong ginagawa ko ang bahay nila, ay kailangan pa namin ang tiyempo at magtago. Nang matapos ko ang aking kontrata kay architect, ay nagagawa na namin ni May ang gumawa ng plano. At naisasakatuparan namin iyon ng walang tinataguan at kinatatakutan. At kung bakit hindi kami ang nagkatuluyan na maging ako ay nanghihinayang. Siguro talagang ganun lang ang relasyon para sa amin. Parang kontrata. Matapos pag-usapan, isagawa, ay merong katapusan. Naghiwalay kami na walang samaan ng loob. At kahit hindi ako ang may gusto ng paghihiwalay namin, ay tinanggap ko na lang na si May ay nararapat sa iba at hindi sa akin.